Kamusta ka, anime? Meron ako nabasa na article na naglalaman about sa slam dunk na maaaring karugtong ng Inter-High. Pero di ako sure. Maaari din kasing teorya ito tungkol sa ibang player o fan-made. At wala pa kasi pick ang mga bagong player dito. Kaya wag na po kayo magtaka kung bakit wala sila pick. Bibigyan buhay lang natin ang istorya. Pero bago natin simulan, baka may di pa nakasubscribe dyan. Paklik naman ng subscribe button. Sama mo na din yung bell icon para ma-notify ka kung sakali man na may lalabas akong bagong video. Simulan na natin. Pero bago yun, intro muna tayo. Bitch, get off of me, I'm fucking deep in Tennessee. With my brothers from the 3B, quick to click and break the peace. No respect for what they... Dumating na nga ang araw at naka-recover na rin si Sakuragi sa injury niya sa kanyang likod. Handa na ulit ako maglaro. Wika ni Sakuragi sa kanyang sarili. Pumasok na nga si Sakuragi sa gym at nasurpresa si Haruko at Ayako. Sakuragi? Gulat ni Haruko. Siya nga, si Anamichi Sakuragi nga. Tugon din ni Ayako na medyo nagulat. Ang iba namang miyembro ay excited na makita si Hanamichi Sakuragi. Pasensya na kung medyo natagalan ang paggaling ng injury ko sa aking likod. Kamusta na ang likod mo? Tanong ni Miyagi. Sumagot naman si Sakuragi. 100% okay na. Naipahinga ko na din ng 6 na buwan to. Magandang balita yan. Biglang sabi ni Rukawa. Huwag kayong mag-alala. Handa na ako bumalik sa paglalaro ngayong taon. Nga pala, nakahanap na ba kayo ng kapalit nila Takenori at Kiminobu Kogure? Tanong ni Sakuragi. Oo, nakahanap na kami. Mga first year sila. Sagot ni Mitsui. Sumagot din si Ayako. Nawala din sa atin sila sa Toru, sa Sauka at Toki Kuwata pagkatapos nating matalo sa Winter Cup. Pero nakakuha na tayo ng 4 na bago. Siguraduhin lang natin na may bago tayong pambato. Kailangan din natin ng mas matataas katulad namin ni Rukawa. Paalala ulit ni Sakuragi. Meron na tayo isa pang mataas. Si Takehiro Yamamoto. Wika ni Ayako. Umiikot naman si Sakuragi at tiningnan ito. Yo! Sambit ni Takehiro Yamamoto. Ah, ikaw si Takehiro Yamamoto? Tanong ni Sakuragi. Oo, ako nga. At 201 cm ang taas ko. Sagot ni Takehiro. Mataas nga, gaya ng inaasahan namin. Tugon ni Sakuragi. Biglang nagsalita ulit si Rukawa. Sila sa Toru Sasauka at Toki Kuwata ay nagdesisyon ng umalis pagkatapos ng winter tournament. Ang maganda dito, nakahanap tayo ng pwesto para sa bago nating 4 na pambato. Ngayon, ipapakilala ko na ang 3rd year. Wika ni Ayako. Nakatayo naman si Sakuragi sa harapan ng 3rd year. Nakuha natin si Tezuya Sendo, ang bunsong kapatid ni Akira Sendo. Sambit ulit ni Ayako. Ikaw si Sakuragi? Ang daming kinukwento ng kuya ko tungkol sa'yo. Wika ni Tezuya Sendo. Pinilit ka ba ng kuya mo na sumali dito sa Shohoku team? Tanong ni Sakuragi. Oo, pinilit niya ako. Gusto niya na makapasok ang Shohoku at Rionan sa Inter-High. Wika ni Tezuya Sendo. Antayin nating mangyari yan. Sambit ni Rukawa. Naglalaro ako bilang small forward. 180 cm lang ang taas ko. Pagpapakilala ni Tezuya. Ang liit ng mundo ha. Ano kaya mangyayari sa atin pag nakapasok tayo sa Inter-High?
sambit ni Takehiro Yamamoto. Katulad tayo ng umuusok na baril, laging mainit, tugon ni Sakuragi. Nagsalita ulit si Ayako. Ngayon naman, ipinapakilala ko si Joji Moroboshi, ang bunsong kapatid ni Dai Moroboshi, ace player ng Iowa. Si Joji Moroboshi ay may taas na 183 cm at naglalaro bilang shooting guard. Masaya akong makilala kayong lahat, wika ni Joji habang nakangiti. Last year, habang nasa ospital ako, nabasa ko sa magazine na natalo tayo laban sa Iowa, wika ni Sakuragi. Ngayon taon na to ay iba na dahil meron na tayong bagong kakampi, buong pagmamalaki ni Mitsui. Biglang nagsalita si Tezuya Sendo. Siya nga pala, gusto ko ipakilala sa inyo ang aking teammate sa middle school. Siya si Ryuji Ejima, 188 cm ang taas at naglalaro bilang power forward. Masaya akong makilala kayong lahat, wika ni Ryuji Ejima. Hindi na ako mapag-antay na makapaglaro ulit kasama si Tezuya Sendo. Simula na maging teammate kami sa Humurawa Middle School, nasaan si Kentaro Ishii, paghahanap ni Sakuragi. Sumagot si Ayako. Isa rin siya sa mga umalis na. Ibig sabihin, meron na tayong bagong roster spot. Nakalimutan ko palang ipakilala kanina. Ngayon, simulan natin ang practice, sigaw ni Miyagi. At lahat nga ng 11 players ay nagsisimula na mag-practice para sa elimination games para sa isang buwan. Bigla naman nagpakita si Mr. Anzai at kinamusta ang lahat. Kamusta na ang team, Ayako? Wika ni Coach Anzai. Biglang gulat ni Ayako, sabay sabing, mabuti naman ang lahat, Coach. Meron tayong apat na bagong manlalaro. Yung tatlo, umalis na pagkatapos ng winter tournament. Sila Sakuragi at Rukawa na lang ang mga second year. Kita ko nga, wika ni Coach Anzai. Nagpa-practice na ng maigi ang team Shohoku. Ipasa mo sa akin ang bola, sigaw ni Joji Moroboshi. Eto na, pinasa naman ni Ryuji Ejima. Pinasa nga ni Ryuji ang bola at biglang tira nito sa tres. Nice shot, Joji, sigaw ni Tetsushi Shizaki. Biglang nagtaka si Mitsui kay Joji. Sabay bulong ni Mitsui sa sarili niya. Ang Joji na yun, kailangan tingnan kung pwede nga ba siya maging magaling na player. Pero ang kakayahan ni Joji ay ibang-iba kumpara kay Mitsui at Rukawa. Si Joji ay nagko-crossover, samantalang si Rukawa ay nagle-lay up. Hindi maaari na gawa niyang maglaro ng mahusay kaysa kay Rukawa, sambit ni Satoru Kakuta. Okay team, ngayon magsimula na kayo maglaro 5-on-5, sambit ni Coach Anzai sa mga player. Yes coach, sigaw ng 11 players. At nagsimula na nga mag-practice ang 11 players. Para sa team red, Yasuharu Yasuda number 6, Tetsushi Shizaki number 7, Satoru Kakuta number 8, Hanamichi Sakuragi number 10, Kaide Rukawa number 11. Para sa team white, Hisashi Mitsui number 5, Joji Moroboshi number 12, Tezuya Sendo number 13, Takehiro Yamamoto number 14, Ryuji Ejima number 15. Ako ang magiging referee, wika ni Miyagi. Nagsimula na nga ang jump ball at sabay tumalon si Takehiro at Sakuragi. Ako ang makakatapik niyan, sigaw ni Sakuragi. Huwag ka maniguarado, pulang buhok na unggoy, sagot ni Takehiro. Nanalo nga si Takehiro si jump ball at nakuha ito ni Joji, sabay bantay sa kanya ni Yasuharu Yasuda. Mahirap akong bantayan, wika ni Joji kay Yasuda.
nagawa nga makalusot ni Joji kay Yasuda. Ang bilis niya, sambit ni Yasuda na talaga namang humanga. Akmang ititira ni Joji ang layup pero sinubukan naman itong harangin ni Rukawa. Huwag mo nang tangkain na makakalusot ka, uwi ka ni Rukawa. Bigla naman pinasa ni Joji ang bola kay Tezuya. Ano? Gulat ni Rukawa sa ginawa ni Joji at nagawa nga mag-layup ni Tezuya. Team Red, 0. Team White, 2. Galing ng tira mo, Tezuya, sigaw ni Ayako. Ngayon ay turn naman ng Team White. Pinasa naman ni Yasuharu Yasuda ang bola kay Sakuragi at bantay ito ni Takehiro. Pero biglang pinasa ni Sakuragi ang bola kay Rukawa at ititira ng layup, ngunit naharang ito ni Ryuji. Nakuha naman ni Joji ang bola at ipinasa ito kay Mitsui at tumira ng 3. At yun, pasok ang score sa Team Red, 0 para sa Team White, 5. Huwag kayong mag-alala, babawiin natin yung puntos na yan, sambit ni Sakuragi sa buong team niya na buong-buo ang loob. Magagawa kaya nila makahabol sa Team White? Alamin natin yan sa susunod na kabanata. Paalala lang po, ito ay wala sa manga. Muli, maraming salamat. This is Phantoman and sign out. Bye-bye.